Hello mga Jay, mga Jong. Balik tayo sa healthy food. Pauwi na si tatay. Magsisigang tayo ng... Ito yung ulam niya. Lapu-lapu. Ito yung isang uri ng lapu-lapu na kulay black. Masarap siyang pangsigang sa miso, paksiyo, prito, sweet and sour. So yan siya, Jay. Sigang natin yun sa miso later. Guys, nililinis na siya ni Tito. Medyo mahirap kasi ang linisan, Jai. Sugat-sugat ang kamay mo dyan, Jai. Yan. Pak. Matabaho. Puso pa ako! Ito na ingredients natin for sinigang sa miso. Meron tayong miso, kamatis, sibuyas, luya, bawang, labanos. Kinuntayan ko lang kasi hindi naman kami kumakain ito. Si tatay lang kumakain ng gulay na yan. At saka yung ating lapu-lapu. Tignan natin yung ating lutuan. Lagay tayo oil. Soya oil pa rin yung gamit natin. Hindi lang, guys. Tapos lagay na natin yung luya. Kasi luya. Hindi ko na binulatan yung luya at sibuyas, guys. Kasi natatamad na ako. Dito na si tatay. Hindi na yun na siya. Kasi may baka gamot siyang iinom. Lagay na natin yung mga kamatis. Okay lang naman hindi nakabalat yung luya. Basta hugasan nyo mabuti. Cherry lang yan. Ito yung malungkot mga dry mga dry. Hayaan nyo lang madurog yung kamatis. Takpan nyo lang. Lagay na natin yung bawang. Lagay na natin ulit. Lagay tayo konting pepper. Lagay tayo water. Mga 4 cups ng water, mga Jai. Lagay tayo patis. Tapos takpan nyo lang hanggang pumulo siya. Sorry na dahil may nakalimutan akong ilagay yung miso natin. Sorry na. Dahil nakalimutan natin yung miso, isutin natin siya dito. Let's put soya oil. No, not pita. Kiss ko yung kuya. Okay lang yung soya oil, guys. Ha? Hindi yan makolesterol. Zero cholesterol. Zero cholesterol. Lagay lang natin yung miso. Isutin lang natin yung miso ng mabilis. Kalimutan ko talaga siya, guys. Mula siya sa isip ko. Para ma-fry, ma-stir fry lang siya ng konti. Pampaad ng flavor. Pag smoky na yung miso nyo, pwede mo na siyang ilagay dun sa soup. Actually, dapat sinusote ito kasabay ng mga kamatis. Ito dahil nga nalimutan natin, with all due respect. Lagay na lang natin siya dyan mga tayo.
Tapos pakuloyin natin. Hindi ko na sinute yung fish para hindi madurog. Tsaka gusto ng tatay ko yung medyo ano siya. Yung hindi siya overcook. Baka mayari tayo kay kamahal. Nilagay ko na pala yung fish. Malalaking hiwa yung fish natin, dahil hindi kami masyadong mag-ano today, rice. Puro kami fish for today's video. Ayaw natin ang overcook, ilagay na rin natin yung ating vegetable para sabay-sabay na silang maluto. Pan, pakuloyin mo ng mga 10 minutes or 5 to 10 minutes. Naglagay pala nito. Lagi ko nalilimutang i-place. Sorry na. Tsaka yan. Yung tira ko kasi last time, nilagay ko na rin. Tal marami naman tong niluluto ko. Kunti lang naman kami dito, pero marami kami magluto ng ulam dyan. So 5 minutes na lang guys, patay na natin. Maglagay pala tayo konting salt pa. Konti lang ha, kasi kanina nagpatis na tayo eh. So isang ganyan lang ng salt. Kaya na yun. Takpan nyo ulit, mga 5 minutes. Huwag yun na palang takpan kasi umaapaw siya. Yan guys, tapos lagay na natin yung ating kangkong. Sa normal na sinigang, merong mga siling haba. Kasi hindi na ako naglagay kasi noong nakaraang nagsigang ako, umanghang siya dahil ibawal si tatay ng maanghang. Kaya yun. So 1 minute mo na lang siyang pakuluan, mga jay mga zong. Tapos luto na yan. Luto na guys yung ating super sarap at super healthy na sinigang sa mispo na lapu-lapu. Ayan, very simple lang siya lutuin guys. Don't forget to follow, like, and share Graciana Malik at ang ating YouTube channel, Ang Sarap Yan. Thank you so much for watching guys.